Kamusta mga ka-insan? So nagbukas po kami ngayon ng mga 501 Levi's jeans. Ipapasilip po namin sa inyo lahat. Okay, maganda yung mga Levi's 501 na dumating, kulay pa lang, mga almost brand new na talaga. At karamihan ang nakita ko ay mga Mexico pa. So kung kayong umalis, ipapasilip ko po sa inyo lahat ng nabuksan namin. Maraming mga Levi's na dumating, may mga extended, may mga putol pa yung etiketa. Nasa 30 pieces lang po ito. So, swerte lahat ng makakakuha. Puro pang malakas ang 501 to. Kaya, ito na, ipapasilip ko na. Siyempre, ito muna ang hawak ko. 501 size 40 extended patch, length ay 30. So, solid yung kulay niya. Almost brand new pa to. Almost na almost brand new, brand new. Made in Egypt. Yung pocket, panalo. Next, 501 quality clothing XX. 501 size 33, length ay 36. Okay, vintage na po ito. 501 Mexico. 501 made in Mexico. Kulay dark gray washed. Button play syempre pag 501. At hindi mawawala yung kanyang print dito. Meron yung iba walang print, pero urig po yun. Mga old model. Ayan, solid. Ayan, ang gaganda ng kulay ng mga 501 natin. Ito, ang ganda nito, hindi napipilas yung pagka-extended niya. 501 size 34, almost brand new. Makikinis. Okay, 501. Ayan, ito naman, hindi mahaba yung etiketa niya, maigsi lang. Okay, quality clothing. Ito kasi mga ano to, vintage. Okay, made in Mexico. Ito pa, isang vintage na 501. Basta mga ganito yung care tag niya, mga kainsan. Ayan, basta ganyan lang. Vintage po yan, mga ganyan kasi yung mga sinaunang tab, 501. Then, ito naman yung may guhit sa extended. So, pwede siyang mapilas anytime. Pag hindi mo siya iningatan, ayan yung may guhit. 501, quality clothing. So, ayan. Made in Haiti naman to. Vintage na rin po ito. Ang gaganda ng mga 501 natin. Kaya, kung solid ka, Levi's, kung Levi's lovers ka, okay, marami ka dito ang makukuha mga iba't ibang klaseng 501. Siyempre, kailangan subscribe and click the notification bell para kung nagkukulik ka ng mga Levi's 501 or hindi 5, meron din kaming mga hindi 501, eh makapag-ipon ka ng mga pangmalakasang Levi's na hanap mo. Wow, next tayo dito sa 501. Medyo maliit to. Ayan, 501 size 28 lang siya. Okay, size 28 na putol na yung pagka-extended niya. Kung mapapansin nyo, putol na siya din. Ayan, 100% cotton. Siyempre, hindi mawawala yung number niya sa may button. Then, yung stitch niya, solid. Okay. Yung sa loob ng small pocket. Ang ganda nito. Ipo pala, panalo ka na. Slim straight lang tong 501 na to. Makinis pa, almost brand new. Walang ka-damage. Ayan, next tayo dito naman sa ito, medyo modelo na to. 501 size 34, length 30. Extended at hindi mukha yung pilasin. May technique naman dyan para hindi madurog yung etiketa. So, pagka iwa-washing mo, kailangan mo siyang bilingin. Okay? Baliktarin mo siya para hindi madurog yung etiketa. Kasi pag ganyan mo lang siya winashing, ganyan lang, hindi mo binaliktad, may posibilidad na mawasak yung etiketa niya. Made in Mexico. Ayan, may printing sa pocket. Ang ganda ng kulay. May bottom ply. Siyempre, lahat ng 501 button ply. Walang 501 na zipper. Ewan ko kung nailabas na yung 501 Z as in 501 zipper. So, kasi yung iba, nahihirapan silang mag... Kali kabok lang yan. Nahihirapan silang magsuot ng dibutones. Solid yung 501 na to. Ang ganda ng wash niya. Wow, kulay black. So, hindi rin napipilas yung pagka-extended nito. 501 size 32 naman. Oops, syempre, button fly. Okay, nakadepende yung dami ng butones sa size po ng pantalon.
kulay black wash. Ang ganda ng pagka-black nito. Ang lakas makabata. Makabata ka dito ng 10 times pag suot mo to. Okay, sobrang solid ng kulay, wala pang butas, matinis. Lahat naman ang binuksan namin at ito talaga nga pang malakasan, mga almost brand new. 501 size 38. Ayan, swerte. Mapa 38, mapa 40, meron tayo dito. Ang gaganda ng mga 501 at sigurado, urig na urig ang mabibili mo. Pamo, pagka sa amin ka, bumili. Ayan. 501, made in Mexico na naman siya. Siyempre, puro may, karamihan talaga ng paninda namin ay mga Mexico. Solid ang tela ng Mexico, US, Colombia, Cambodia. Yan ang mga pangmalakasan. Pero may mga iba-ibang made naman din na talagang hindi nagpapatalo pagdating sa mga tahi. Okay, then sa tela, yung mga Japan, ayan. Solid yan, mahal yan. Okay, mahal pero talagang napaka sobrang tibay. Haiti, Pakistan, maganda din na may mga tela nila. Kung no choice ka na at wala ka talagang makita ng mga Mexico at US, kasi bihira na talaga yon. Eh, pwede na po kayo doon. Kahit nga China, pwede na rin eh. Made in China. Ayan, 501 size 36. May guhit yung pagka-extended niya kung mapapansin nyo. Pero, ayan. Pero hindi naman basta-basta siya mapipilas. Size 36, ang ganda rin ang pagka-black. Okay. Button fly, syempre. Ang gusto ko makuha ang black, kulay black din yung botones. Ayan. Tapos maganda yung pagka-black niya. Yun yung mga mega black. Ayan. Made in Mexico ulit. Ang gaganda, puro Mexico. Ayan. So, dalawa lang yung kanyang care tag. Okay, vintage pa yung mga ganitong dalawa lang ang care tag. Mga nasa 2000 model to. Ayan. 2012 model. Wow! Acid wash. Dito patay na patay yung ibang mga Levi's lovers sa mga ganitong kulay. Then R lang yung nakalagay sa tab niya. 501, size 33, length 32. Walang alter, makinis. Tsaka ito yung isa pang binabayaran sa 501. Yan, yung bakat ng pagka-butterfly niya dito sa loob. Sa may stitch niya sa loob. May stitching niya sa loob, solid. Ang ganda nito. Yan, may print din siya sa may pocket. Yung Levi's. Yan yung tag niya sa loob. Ito naman yung tag niya, made in Mexico ulit. Wow, solid. Mga Levi's natin talaga, ang gaganda lahat. Wow, ang ganda ng kulay. Dark washed. Size 34. Ito almost brand new. 501, wow. Jackpot po dito. Levi's, pagka Levi's 501 po. Talagang kahit mahal, kahit 6K, 4K pa yan, bibili natin. Kasi quality, masarap isuot, matibay. Andito na po lahat sa Levi's 501. Siyempre, button fly. Kaya iniba nila yan eh. Kaya hindi siya zipper, botonis siya. Okay, para kumbaga palatandaan. 501 size 34 extended. Ang ganda ng kulay. Dark wash. Babata ka dito ng mga 10 times siguro. Ayan. Tsaka sa mga Levi's po. Okay, sa mga Levi's, hindi mo na kailangan laban araw-araw yung mga Levi's 501 mo. Pwede mo siyang isuot ng isa hanggang isang linggo. Depende kung nag-uopisina ka. Ganon po ang Levi's. Pero huwag mo isusuot siyempre ng itong araw na sunod-sunod. Hindi po ganon. Pwede mo siyang isuot ng Monday. Huwag mo muna siyang laban. Then, isuot mo muna yung ibang kulay. Blue. Then, Wednesday, pwede mo na siyang ulit isuot. Ganon. Pahalinhinan po. Basta huwag kang laban ng laba. Okay, hindi naman kailangan ng laban ng laba sa Levi's. Ayan. Ang maganda kasi yung tela ng Levi's, hindi ba bumabaho, hindi ka mag-aamoy lumlom. Ayan. Bukod doon, ang gandang lumapat. Ito yung modelo na 501. Ito yung black na may pagka-gray. Tapos, ano siya, US fabric. Kung mapapansin niya, parang yung tela niya parang may balahibo. Ayan yung mga US fabric. Ang ganda ng tela na to. Ayan. Modelo, dark na dark pa yung print niya. Ayun, no? Made in Mexico na naman. Sito, solid na solid. Jackpot ang makakuha nito. 501. Slim straight lang to. Slim straight. Napakagwapo. Wow, 501 size 34 extended to na napilas lang. Yung pagka-extended niya, yan. Length ay 30 para sa may mga height na 5'7" pababa. Sure na abot na abot to sa inyo. 501 length ay 30. Pagka naman 5'8 ka, length 32 na kunin mo. Size 34. Okay, rivet. Basta 501 po, kunin niyo na agad. Huwag niyo nang kahit di botonis po yan, ituturo ko po sa inyo yung technique mamaya ng pagsuot at paghubad ng 501. Kung nahihirapan ka. Ito yung vintage talaga. Vintage sa lahat ng mga vintage to. 501. Ayan. Made in USA. Yung mga vintage po, merong nakalagay na made in USA dito sa etiketa. Pansinin nyo yung modelo nyo 501. Walang nakalagay na made in USA. Ayan. Okay, next. Ayan, oh. Vintage na yung datingan ito talaga. Ayan. Tingnan nyo, parang kinakalawang na yung kanyang botones. Then, halos napigtas na yung abitan niya ng button. Then, wala siyang, yun yung sinasabi ko, walang print. Sa mga nakakaalam ng mga ganitong model, talagang walang print sa may pocket. So, may number naman siya sa may back button. Yan, may number naman sa may back button. Gwapo rin ito. Kung recall ko ng mga vintage na Levi's 501,
Ayan. Pangdagdag sa collection. Mga ganito unisex yun. Sinusuot din ng mga babae. Made in Haiti. 501. Ang ganda ng tela ng mga Haiti rin. Pero lahat naman po yan talagang yung iba, mga US fabric. Iba-iba lang ng made. Okay? Iba-iba lang yung gumawa. Ayan. Size 36, length 29. Okay, mga length 29 para sa may mga height na 5'5 pababa. Okay? Mga kasarapan lang kasi kaya sila gumagawa ng mas maigse para syempre para hindi ka na magpaputol ng Levi's kasi sayang. Pero kung sakaling magpapaputol ka, sabihin mo sa magtatahe, sa mag-alter ay back to original. Ikakat nila yan, kukunin nila yung dulo, puputulin nila kung saan mo gustong iksian, then iduduktong lang nila yan nang hindi mo mahahalata. Ganun kagaling yung ibang nagre-repair. Kung may mga kakilala ka dyan na marunong talaga manahe, mga tumatahi ng Levi's. Next, wow, nakachamba rin tayo ng isa pang modelo na 501. Premium po ito. Genuine quality clothing. Ayan, Levi's premium, wala siyang number lot. Pero lahat ng premium, big E. Okay, malaki na yung E niya kung mapapansin nyo. Then syempre, hindi mawawala ito pag premium. Quality clothing, Levi's premium, San Francisco. Ayan. Maganda yung tela niya, malambot, maganda yung bagsak. Kung gusto mo ng mga malalambot na tela, mga modelo ang kunin mo na Levi's. Ayan, wala siyang print. Pero para siyang ano, yung tester. Okay, sample. Sample lang to, sample. Ayan. Ang pogi din ito. Guwapo. Syempre, modelo to. Modelo. Leather patch. Ayan. Okay din yung botones. Ang ganda ng tahi. Solid. Ayan. Pati yung tahi niya sa laylayan. Nakakadena. Ang ganda ng tela. Parang katatahi pa lang. Amoy bago. Amoy bago pa siya. So, maraming iba't ibang nga klase ng Levi's 501 na talaga ngayon. Ito pa isang guwapo. 501 size 35. Bihirang-bihira yung mga ganitong size, yung mga alanganing size. Karamihan makikita natin, 32, 34, 36. Ayan, yung mga 35, 37, mga ganyang size. Sinadya nila yan para sa mga maluluwag sa, halimbawa, makipot na sa kanila 34 ng konti, pwede silang mag 35. 35, 36. Minsan hindi nasusunod yung haba niya. Okay, nakalagay dito 36, pero pag sinukat mo sa tape measure ay 32 lang. So, hindi siya na-alter. Ayan. Lukot pa yung kanyang laylayan. Okay, may ganong case, mga factory defect. Ayan. Or minsan, umuurong. Pwede rin, umuurong sa katagalan. Kulay, black wash. Ayan. Ito, hindi napipilas yung kanyang etiketa. Walang kapilas-pilas yan. Size 33, para sa mga alanganing size. Ang ganda rin ang kulay, hindi pa na-alter. So, hindi pa siya napuputulan. Kompleto. Kompleto ang kanyang botones. Then, siyempre, ayan, hindi mawala yung print na yan. 501 size 34, napilas na yung pagka-extended, pero yung kulay naman at yung cut niya, kung gusto mo ng medyo slim, straight lang, eto, ang para sa'yo, modelo na 501 size 34, length height 36. Ang ganda. Siyempre, extended yan. Extended, may number sa may back button. Made in Egypt naman to. Okay, maganda, maganda yung tela ng Egypt. Basta Levi's po yan. Kahit anong made. Basta natipuhan mo yung kulay, yung pagkakagawa sa kanya. Ayan. Kunin mo na agad. Lalo na kung mura. 501. Ito, vintage din to. 501 size 28, length ay 32. Uy, jumper. Ganda nito. Ripped jeans, oh, pang babae. Ang ganda nito. Sa mga may hilig sa jumper, oh. Levi's pa. Leather patch. Leather patch. Ang ganda. Ripped jeans. Siyempre, naka-butterfly din yan. Check natin kung may print siya dito sa may pocket. Wala siyang print sa pocket. Karamihan ng pambabae, walang print sa pocket. Hindi ko alam kung bakit. 501 size 36, like 32. Hindi napipilas yung kanyang etiketa. Konti lang ito, nasa 30 piraso lang siya halos. 501, may guhit yung kanyang extended. So, hindi naman basta-basta mapipilas yan. At ito, may pagka-mega black ang kulay nito. May pagka-mega black ang kulay niya. Okay, size 32, length ay 32. Red tab. Siyempre, button fly. Ganda ng hipo, US fabric. 501 size 34. Okay, mukhang may kakaiba dito sa 501 na. Wow! Selvedge! Nakaisa tayo ng 501 na selvedge. Solid itong 501 na to. Wow. Ayan, jack pa tayo dito sa isang 501 na to. Sobrang mahal din ang mga selvedge denim. Ayan. Kaya pala nahiwagaan ako nung hinipo ko pa lang yung tela. Medyo may kakaiba na. May kakaiba na sa tela. Ayan. Levi's red top. Ang ganda nito. Okay. 501.
medyo kaya nagkakaganyan po yung etiketa kasi nga pag binawashing nila hindi na nila binabaliktad. So masisira din po yung etiketa na yan kahit gaano katibay sa washing. Walang imposible sa washing. Sayang kaya niyan sibakin lahat. Lalo na kung malakas yung washing mo. Or kung nagpapa ano ka lang laundry. Paipuan, mas mainam kung ikaw na maglalaban ng device mo. Babad mo lang siya. Alam mo naman na hindi wala masyadong dumi, babad mo lang ng 30 minutes, konting kaskas. Yun na. Ang importante lang na kinakaskas mo dito, yung ito, yung likod ng bulsa. Ayan, sa may laylayan, syempre, minsan sumasayad. At baliktarin mo dito sa punya. Dito lang. Diyan mo lang kaskasin. Kung hindi naman masyadong madumihan dito, medyo hagudin mo lang ng fishnet. 501 size 38, length ay 36. May mga 38 na pag sinukat mo ng tape measure, ay 36 lang siya sa tape measure. So, kaya ako nagminsan na hindi ako dumidepende sa etiketa. Mas mainam kung susukatin mo ng tape measure. Size 42. Ito na nga, yung naghahanap ng size 42 na 501, napakabihira. Tingnan nyo, sa dami, isang piraso lang inakuha natin na 501 size 42. Extended punch. Last pita, kulay white ulit, size 32, length ay 34. 100% cotton. Made in Mexico, bottom ply. Kulay niya, dirty white. So, ganyan lang mga kainsan, ipisaan mo sa baba. Ayan, papataas. Pag sinusuot natin, kahit hindi po tayo nakatingin, may susuot po natin yan. Then, pag-uha rin natin mga kainsan. Tanggalin mo lang yung main button. Tsaka mo yung latin. Ang panggal na po ulit. Sobrang dali lang magsuot ng 501. Tapos na po yung unboxing natin. Kung gusto niyo pong makakita ng mga pangbalakas ang Levi's, okay, don't forget subscribe my YouTube channel and click the notification bell para ma-update po kayo pag may bago kami videos. So yun lang mga ka-solid ka-Levi's, mga ka-insan. Thank you so much for watching.